Guys, good morning po mga kaibigan. Update po tayo sa ating rabitan, okay? Nawala na po yung may mga nakapatong natin na cages. Gawa nang naibenta po natin yung mga iba nating rabbit. So, ito na lang yung mga natitira. Ayan. Kaunti na lang po yung mga breeder natin. So, nagbawas tayo ng breeder, pero hindi tayo mag-quit sa pagrarabbit. Nagbawas lang tayo at a-upgrade tayo ng mas magandang mga breeder na rabbit natin, ang gagamitin natin sa ating rabbit backyard. So ito, wala ng mga rabbit dito. Ito, mga 2 months old kids na lang, puro doe. Tapos puro baknay na sa ilalim. So ito, may mga anak pa. So ang nabenta natin na rabbit breeder doe is 9 heads. So ang kits naman na naibenta rin natin is total of 26 kits. Meron pa dito natitira. Meron 10 kits pa tayo dito. Yan. Maliliit pa sila. Wala pa silang 1 month old. Ito naman, nasa 1 month old na. Bale, ito, ang back na ginamit natin dito is itong F2NZ. Yan. So ito, local NZ itong ginamit natin na doe. So 1 month old pa lang to mga to, kasi September, ano sila pinanganak, September 6, so October 7 na ngayon. Kaka 1 month old lang nila kahapon. Pero malalaki sila, oh. Malalaki. 1 month old pa lang. F2NC kasi yung ginamit natin. So ang total of heads na breeder doon na lang natin natitira is nasa 10 na lang pala, kasi naibenta rin natin yung isa kanina. Isang breeder natin na upgraded NC rin. So, buntis din yun. Binigyan na lang natin para at least makatulong tayo sa iba nating mga kapwa. Magrarabit din na gustong mag-alaga, mag-umpisa pa lang. Tapos, yung pellets pala na ginagamit ko, hindi na Cosmo. Kasi, medyo mahal kasi ang Cosmo. Pero maganda siya kung tutuusin. Ngayon, pinalitan ko na lang ng Chixer pellets. Yan, yung ginagamit din. Mas maliliit yung butil niya kumpara dun sa may Cosmo. Mas maliit din siya kumpara dun sa may Cosmo grower. So, itong Cosmo breeder pellets na to, yan, mas mura siya, pero okay din siyang gamitin kahit hindi ka na nagdadamo. Kahit hindi na kailangan magdamo at pure pellets ang gagamitin mo, pwede naman siya. Ayun, hindi naman tayo nag-transition. Okay naman yung mga poops nila. Ayun, no. Hindi na tayo nag-transition, pero okay naman. Huwag lang natin bibiglain. Saka yung pagpapakain ng pure ng mga pellets, huwag lang masyadong madami para hindi makakasama sa kanila. So, itong F-20 natin, nagagamit na natin siya kahit paano. Naka 2 times na siyang sampa sa mga doe natin. Gusto natin kasi magpalit ng mas magagandang breed. Yan, unti-unti lang natin. So, babawasan na natin, aalisin natin yung mga mixed breed, yung mga local. Yung karamihan na ititira natin is upgraded. So, ito din, may anak din siya. Yun nga lang, 4. Pero, grabe naman yung lalaki ng kanilang, ng kanyang mga baby kits. Oh. Busog na busog. Yan. 4 lang yung inanak niya, puro parang Dutch pa. So, nabawasan na rin tayo ng mga cage. Kasi ang balak din namin, magpapalit kami ng cages na ano, na gagamitin namin. Yung hindi na kailangan ng poop tray. Yung may slider na lang sa cage. Yung mga uso ngayon na cage na ginagamit para hindi na pahirapan sa paglilinis. Ang hirap kasi pag may cage na may poop tray pang ginagamit, katulad nito. Bibit-bitin mo pa siya. Lilinisin mo pa siya ng... patanggalin mo muna, tapos lilinisin mo pa siya. Hassle. Hindi katulad ng ibang cages na may pang slides na sa ilalim. Mas madali na lang. Gamitan na lang siya ng, ano, ng hose. Para itaboy yung mga dumi. Ito kasi, bibit-bitin pa to. Pwede pang maitapon sa damit natin, sa atin, mabuhos. So, ito na lang sila, kakunti na lang. Kasi magpapalit na tayo ng mga breeder. So, tagal natin hindi nakakapag-upload ng videos kasi nga, busy tayo sa pag-aaral.
Hindi natin masyadong maasikaso. Kaya ngayon lang ulit tayo nakapag-post. So, yung mga bentahan pa lang ngayon ng mga rabbit, mas bumaba na siya compare ng mga nakaraan. Kasi marami na rin mga nag-quit. O marami na rin mga... yun, umaalis sa pag-aalaga ng rabbits. Pero tayo, hindi naman tayo mag-quit kasi hanggat maaari, tutuloy natin itong pag-rabbit natin. Kasi mayroon pa rin naman talagang mga bumibili. Hindi lang katulad dati na sobrang ano siya, dami. Tagaan lang talaga sa pagpo-post ng mga binebenta natin. Kasi ngayon, marami na rin nag-aalaga eh. Marami nag-umaalis, marami din nag-aalaga ng panibago. Okay, ito. So, nilagyan na rin natin ng bubungan. Trapal lang siya. Temporary lang para hindi maanigan ng araw. Saka, sikat ng araw, saka hindi mabasa ng ulan. Kasi dati, kung mapapansin sa mga dati kong video, wala pa to. Kaya rekta siya dito sa mga cages natin. Eh, nababasa rin yung mga doon natin, yung mga rabbit natin. Dahil wala ngang maayos na bubungan. So yan, nilagyan mo natin siya ng trapal. Kaya kahit paano, hindi didiretso yung tubig. Saka kahit maaraw, mainit, medyo mataas siya. Hindi sila masyadong mainitan. Kasi prone ng mga rabbit sa heat stroke pag sobrang init. So, ang breeder buck namin is apat pa rin. Yan. Susunod, mag-breed na rin tayo ng mas magagandang breeder na rabbits. Kung kaya, siguro mga pure breeds. Kasi mayroon tayong alam na pwedeng pagkuhanan na medyo mababa lang yung presyon niya sa pagdating sa pure breeds. Yun nga lang, walang papel. Pero okay na yun, hindi man tayo tumitingin sa papel. Sa breed naman tayo tumitingin. Legit naman siya kasi kaibigan natin siya sa pag-rabbit dito sa lugar namin. Yun nga lang, walang papel yung kanyang mga breeds. Kung mapapansin nyo dati, pag nagkakaroon tayo ng paanak na rabbits, minsan 1 month old sakto, inihiwalay na natin. Win-win na natin. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa yon. Kasi, based on my observation, saka experience na rin, pag winawalay namin ng maaga yung mga kids, nagiging parang tumataas yung mortality nila. Nagiging sakitin din. Pero, yung iba naming kids, katulad nito yung mga batch nito mga to, more than 1 month namin sila winin o iniwalay bago sila i-win, more than 1 month. Kaya ayun, still malakas sila, masigla, saka malulusog din. So maganda rin yung pakain natin na pellets dahil high protein yung mga ipinapakain natin and high fiber. Na kahit walang damo, ginagamit, meron silang nutrients na nakukuha o sustansya. Mayroon naman tayo dito isang doe na sobrang taba. At ito, mixed breed kasi ito. Ang problema din dito kasi, na-overweight siya kaya hirap na hirap siyang manganak or mabuntis. Once lang siya nabuntis, tatlo lang yung inanak niya, namatay pa yung isa. Ito kasi yung unang-una naming paanak na kids, kaya ayaw namin ibenta kahit na mahirap siyang paanakin. Ngayon, dinadiet na lang namin siya. Kasi, yun nga, hindi siya mabuntis-buntis eh. Dahil ilang beses na namin siya pinapasampahan eh. Pero sobrang bait niya kasi talaga nasanay siya sa amin. Lagi namin siyang hinahawakan. Kaya kahit na ganito siya, hindi namin siya ibinebenta. Ayaw rin kasi ng asawa ko eh. Kaya dito lang siya sa amin. Stay lang siya. Sobrang bait niya ito. Hindi siya nangangagat, hindi siya mapalag kahit kinakarga namin. Yan. So, hopefully sa mga susunod, manganak na siya kasi pinaistad uli namin siya eh. Pero yung pagkain niya is control na namin. Parang hindi na masyadong, katamtama na lang, hindi na masyadong madami. Kasi nga, ang laki niya, mixed breed siya pero yung timbang niya is around 3 kilos or more than 3 kilos na. Ako 4 kilos ata ito, mixed breed. Sobrang takaw niya rin kasi, lakas niyang kumain. Pagandahan din kasi sa kanya, yun lang. Hindi siya matamlay. Okay na okay siya. Kaya hindi namin to ibibenta, kaya dito lang siya.
Yung laki nito mga kaibigan pag nakita niyo sa personal. Hindi siya nangangagat. Kahit na nagbubuntis siya, hindi siya nagsusungit. Tapos pag binubuhat namin, hindi siya yung mapalag eh. Napaka, ano niya lang. Napaka chillax niya lang. Sobrang behave. This is creamy. Thank you pala sa mga bumili sa atin ng mga breeder age na rabbits. Lalo na yung taga Baras Rizal. Pinakyaw niya yung mga breeder natin na doe saka kids. Yun. Tapos kanina may bumili ulit sa atin na breeder doe. Actually hindi na sila lugi pero siyempre para makatulong din tayo sa kanila. At magkaroon din tayo ng income or kita para naman may pambili tayo ng pellets. Kasi hindi na rin tayo nagdadamo eh. Kaya medyo magastos yung maintenance natin dito sa ating rabbitan. So yan. Paparamin ulit natin sila mga kaibigan. Tapos yung iba ibibenta natin. Then mag-upgrade tayo lalo ng mga mas magagandang breeds. Lalo ng mga pure breeds. Yan. So hanggang sa muli mga kaibigan. Thank you for watching. See you in next vlog na lang ulit. God bless sa inyong lahat. Bye bye.